don't need to leave. It seems a bit naive. No need to disagree. Oh, he can't. So many kings. So many kings. Ayan. Yang kanta niyan ay ang kanta ng Eraserheads na Peel Hair. Ayan. Yan ay in-request ng ating mga kaibigan na nandito. Nilista ko na sila. Sina, shout out sa iyo, Norman Magliari. Oh my God. Kay Errol Adorna. Again. Yung mga nagre-request sa atin ng talagang mga Eraserheads fanatics. Shout out na rin. Binabasa ko na mga kayong shout out na rin kay Benjo Mendoza. Martin Gokjin. At kay Inyel Aguilar. May request din to si Inyel Aguilar. Kaya kita sinashout out, Kings, para malaman mo na hindi ko nalilimot yung mga request nyo kasi marami lang talaga sila na kailangan nating ini-schedule para pair, kumbaga sunod-sunod yung mga request natin. Shout out na rin kay Arlene Agulto. At shout out din kay Limuel Agulto. Ayan, maraming salamat sa inyo mga Kings sa inyong pagsubaybay sa ating guitar tutorial. At syempre, bago natin umpisa ng guitar tutorial natin, as I said, God bless sa ating lahat. Pasok muna natin. Oh my Kings! Ang intro. So mga Kings, ang pagkakaalam ko kasi sa kanta ng Peel Hair, ginamitan ng kapo yan. Yung pang-ipis sa gitara. So, sa nag-request, syempre nahihiya na rin ako dahil hindi ko agad matugtog. Dahil nga sinabi ko naman sa inyo, inamin ko naman, na hindi ko ako sanay talaga mag-plucking. Pero ginagawa ko ang lahat para matugtog ko yung mga request nyo na may plucking. Ngayon ito ho ay aking sinepra dahil wala naman akong kapo, dahil umorder ako ng kapo, yun sa hindi mabuting pangyayari, na-cancel po yung in-order ko. Para lang po matugtog ko nga sana yan. Pero sinepra ko ho yan, kahit walang kapo, sana ho masundan nyo. At ang tipaho nyan ay nandito. Pakikita ko na po mga kains, lalapit ko ng konti yung ating yan, gitara. Yan. Kinuha ko kasi siya mga kains ay dito sa parte ng E. Doon sa number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fret. Yung isang daliri ko, yung hintuturo, nandun sa number 5 string 7 fret. Then, itong dalawa, isang hintuturo at yung hindi liit, nandito ho siya sa number 2 string at sa number 3 string 9 fret. Diyan ko ho yan kinuha. Tapos ang kalabit po niyan mga kings, parang pluck lang talaga, plucking. Tapos may sundot nga lang yun sa ilalim ng number 2 string. Sa 8, 9 fret pa rin. Balik sa number 2 strings, 8, 9 fret. Tapos, slide down. Ibaba nyo lang dyan, yan. Yung pa rin yung forma niya, alisin nyo lang tong isa. Then idagdag nyo tong panggitna sa number 2 string, 6 fret, 2, 4, 6, 7 fret pa rin pala, 7 fret, yan. Yan. Tapos ang sundot niyan, dun sa ilalim niya, sa number 1 string, 7 fret. Tapos balik ka sa number 2 string, na 7 fret. Then, baba ulit ng 2 fret, 1, 2, ganun pa rin ang forma, yan pa rin, yan, tatlong yan, yan. Sundot dito sa number 7 fret. Tapos baba ng 6 fret. Tapos punta rito sa parte ng B. Ito, medyo masalit. Oh my kings. Yan, ito, magiging forma niyan. B sus. Yan. Plucking lang. Tapos, slide, packet uli. Balik ka yun dun sa umpisa. Medyo hirap ako mag-tack mga
Kings. Ganito ang plak niyan. Yan. Tapos yung distance na yun, the same pa rin yung kanyang chords na ginamit. Mas madali na yung pagpa-plak niya kasi hindi na kayo masyadong magsusundot doon. Ito na lang. Itong forma na to, yung sinabi ko sa inyo kanina. Ganun na lang mga Kings. Halos silang tatlo na lang yung kakalabitin nyo. Kung ano yung mga nakalapat na daliri, yun na lang ang tatapikin ng inyong mga finger. Tapos baba. Islay-islay na mga Kings. You know, need to leave. It seems a bit naive. No need to disagree or seek my story. Yan lang, mga Kings. So mga Kings, hindi naman masyadong mahaba yung ating guitar tutorial ngayon kasi napaka-ikli lang nung kanta na yan. Halos ilang minutes, 1 minute mahigit lang yata yung song na yan. Pero meaningful, napakaganda ng meaning yung kanta na yan. So lapatan natin ang ano, kung yung lalapatan natin yung kanyang intro, then yung, yun lang naman ginamit yun, yung intro at stanza hanggang huli na yun mga Kings. So ito yun. Oh my Kings. Yun lang, ganyan lang mga Kings, i-practice nyo lang yung pag-plucking. Kasi pag nag-plucking kasi kayo mga Kings, ibang level na ng pag-gitara yun. Ako tuntua ako pag nakakakita ako ng mga nagpa-plucking. Hanga-hanga ako. Especially pag baba yung nakita ko nag-gitara, tapos nagpa-plucking siya. Grabe ang paghanga ni Don Kenko sa mga ganun. Dahil hindi ko talaga yun na master, kumbaga hindi ko siya napag-aralan talaga. Kaya yung mga request nyo na may plucking, hinihingi ko ng paumanhin kung ba't hindi ko agad siya mailabas dahil pinag-aaralan ko pa po yun, kagaya nyan. Sana po kahit papaano makatulong sa mga nag-request yung kanta ng Pilher ng Eraserheads. So mga Kings, hindi na natin kahahabaan yung ating vlog na ito dahil maiksi lang naman talaga yung kanta. At yung aking pinakita, sana nga po, masundan nyo. Thank you po sa lahat ng nag-request. Sa lahat po ng nag-request pa, inihahanda ko na ho lahat. Lahat yung sinepra ko na po. Seprado na yung iba. Yung sa kagaya na sa River Maya, yung... Patikim lang ho yan. Mag-usap sa mata. Luya na pala.
yun ang ating guitar tutorial. Sa mga susunod na guitar tutorial natin, siyempre medyo may naku ng request doon, kaya hindi ko pa yun ma-i-vlog. So mga kings, maraming salamat uli at mag-iingat tayong palagi. God bless. See you next vlog. I love you all guys. So mga kings! Oh my kings! Oh my kings!